Iniibig kita. Pero hindi na ikaw ang nagbibigay ng kaligayahan sa aking katawan. Sana hindi mo na lang ako binuhay. Hindi ako matatalo. Hindi ako matatalo hanggat may pang-ibig sa loob ko. Miguel, kung nasan ka, bilisan mo na. Kunin mo na ako rito hanggat nakakalaban pa ako. Maging matatag ka. Nandito lang ako. Isang pagsubok lang to. Salamat sa panahon. Samuel! Walang tama at mali. Mayroon lang liwanag at kadiliman. Narito ka ngayon sa mundo ng kadiliman. Wala ka nang magagawa pa kundi yakapin ang kadiliman na ikaw mismo ang bumuhay dito. Anong sinabi ni Apo Abukay? Nagkamali ako, Rodolfo. Isang malaking pagkakamali na gawa ko. Anong ibig mo sabihin? Pero kung wala na tama o mali, ano na magagawa natin para itama ang lahat? Ano na? Mahusay ka. Ikaw lang mag-isa. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pwede mong kitlin ang sarili mo para mapadali ang lahat. Amante. Amante. Labanan mo ako. Ako si Basal! Pinuno ng hukbo ng kadiliman. Hinahamon ng isang mandirigmang tigalupa. Pwede. Wala na ibang pupuntahan si James. Mapapahamak na nga tayo dahil sa pagtakas natin at sa pagbalik pa natin, may kasama pa tayong ibang tao. Eh, ano ngayon? Hindi siya binhilan, Dorina. Mag-iisip ka nga! Ano? Mga binhilan kayo? Oh, eh ano ngayon? Eh, kasalanan pala ng layon yung lahat ng kagulo na nangyari dito sa mundong to eh. Kasalanan nyo to! Gago ka! Ang ingay mo! Nakakaaliw ka. Pero wala akong panahon para siya sang tulad mo lang. Sugurin siya! Duwag! Mga kasama, tayo magdarasal at tayo magpapasalamat sa mga grasya na tatanggap natin sa araw-araw. At tayo magdadasal at pangungunahan ni Father Francis. Father Francis.
ipikit natin ang ating mga mata para sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, isang malaking pagsubok po ang hinaharap ng sangkatauhan. Kailangan po namin ang inyong gabay at lakas sa pagsubok na aming haharapin. Bigyan niyo po kami ng lakas sa aming panghihina upang malagpasan ang mga problema. Bigyan niyo po kami ng pagkakaisa. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang labanan ng aming mga kaaway. At huwag ninyong hahayaang mapukaw ang pag-ibig sa aming mga puso. At Panginoon, alam po naming hindi niyo kami pababayaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Amante yun, ha? Dahil sa akin nangyari lahat ng ito. Mas mabuti pa siguro noon pa man namatay na lang ako. Hindi pa uli ang lahat. Paalam, Reyna ng kadiliman. Father, ayun na naman sila! Wala silang kamatayan. Huwagi silang bumabalik. Gusto ka papatay ang tigol! Alam mo ba si Dad ang tigol? Hindi ba't gusto mo na mamatay? Oo, pero hindi sa kamay na masamang katulad mo. Wala ka na magagawa. Hawak ko na ang buhay mo! Mama, mama, lapit na! Takbo, mga bata! Takbo lang, bisan niyo, takbo! Teka lang, takbo, utam ako! Father, maligtas na tayo dito. Mawawala na. Mawawala na yung mga halimaw. Oh, sige. Huwag ka naman. Guys! Peace tayo. Sorry. Ano nangyari sa mga mukha nyo? Kulang ba kayo sa protina? Father, dito tayo. Father, dito tayo. Tama na. Hindi makakatulong sa problema natin pag-aaway nyo. Bakit kayo mo problema? Di ba kayo may gusto nito? Nagkaganto ang mundo dahil sa pagbuhay nyo kay Apo Abukay.
Huwag mo kami husgahan. Hindi namin gusto ang mga nangyayari. Mga magulang namin na may gusto nito. At wala kaming kakayahan para baguhin ang lahat. Kung wala kayong magagawa nun, ba't ngayon may magagawa pa ba kayo? Ngayon buhay na sa Apo Abukay? Ngayon, tikman mo yung mundong ginawa nyo. Diubra ang husay mo sa hukbo, Tagalupa. Sino yun? Si Amante, ang anak mo. Ang dapat tagapagtanggol ng alay. Matutupad na ang iyong kahilingan, aking Reyna. Ang iyong kamatayan! Sige, patayin mo na ako para din matapos ang pangungot na ito! Huwag siya sasaktan, Sontaya! Binabalaan kita. Saktan mo pa siya uli. At hindi ako manginginim patayin ka. Papatayin mo ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ako ang nagsilang ng babaeng pinagmulan ng dugong bumuhay sa'yo! Dugo ko ang bumuhay sa'yo! Dugo mo pala ang nananalaytay sa kanya. Apo mo siya. Bakit gusto mo siyang patayin? Mahal kong Reyna. Tahan mo ako. Hindi kita mahal. At kahit kailan, hindi kita mamahalin. Gusto mong subukan ang kakayahan ko bilang lalaki, ha? Nabubulagan ka na ba sa mga ginagawa mo? Hindi mapapasayo ang pag-ibig ni Isabel. Wala pa akong ginusto na hindi naging akin, Sontaya. Huwag mo siya igaya sa mga babaeng sakim sa kapangyarihan. Hindi mo siya kauri. Panahon na lamang ang hinihintay ko para tanggapin niya ako. Kailan? Kailan, Abukay? Kasi tagal ba nang inilagi mo sa libingan? Pwede ko siyang paibigin kahit ngayon din. Pero hindi ko gagawin yon. Dahil mas gusto kong ibigin niya ako sa sarili niyang kagustuhan. Hindi ka magtatagumpay, Abukay! Hindi! Amante?
itong lugar na pinagdalhan niyo sa amin? Ito ang bagong tahanan ni Apo Abukay. Nandito si Apo Abukay? Oo. Nasaan siya? Pwede ba siya makausap? Marahil ay nasa bulwagan siya. Dumito muna kayo. Anong ibig mo sabihin? Dito mo kami paghihintayin sa lugar na to, ha? Wala akong magagawa, kundi ang sumunod ka, babae. Gago ka pala eh! Rebecca? Binhilan ka! Paano nangyari yun? Papa? Ako nga, amante. Sigurado, binhilan din ang mga magulang mo. Doon mo lang mamamana ang dugong nananalaytay sa'yo. Samuel! Amante! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Hindi ko pa rin pala kaya tiisin si Amante. Rodolfo, itakas mo na si Amante. Hindi dapat siya maabutan ng mga hukbo. Riz! Madagas! Sina Lola Giray at Dario. Sinabi nila sa akin sila daw ang tunay kong pamilya. Pero hindi ko tinanggap. Ayokong mabahira ng dugong muchacha. Binhilan din sila Lola Giray. Maaaring totoo ang sinasabi niya. Ayoko. Rebecca, makinig ka nga. Itong panahon na to, wala nang mahirap o mayaman. Dahil naglalaban ng liwanag at saka dilim. Maswerte ka nga eh. Buhay pa ang tunay mong pamilya. Samantalang yung iba dyan, iniwanan na ng mga mahal nila sa buhay. Sorry. Alam ko nahihirapan ka dahil... dahil namatay si Tito Bernitas. Iniwanan ka ni Isabel. Pero, nandito naman ako, di ba? Hindi kita iiwan. No, kailangan yung gumulong para mamatay ang apoy! Dali! Naiho, kung sila lang ang panong ilalagay ko sa mundong ito, hayaan mong gawin ko itong makabuluhan. Nasaan kaya sila malang Pinilda?
Inyok, balikan lang ito kami natin, Binilda. Onyok, may putol na kamay! Sipain mo, Onyok! Sipain mo! Sipain mo! Onyok, sipain mo! Sipain mo! Onyok! Patay ka sa akin! Tara na! Antay sa sakyan! Tara! Amante, may masakit ba sa'yo? Hindi. Kaya ko to. Mabuti naman. Patay na kayo, hindi ba? Oo. Nung isinilang ka pa lang, namatay na kagad ako. Pero binuhay ako ni Apo Abukay. Mali ang lahat ng ito. Alam ko. Pero ang mahalaga, magkakasama-sama na tayo. Ikaw, ako at ang iyong mama. Isang buong pamilya. Tatlo tayong magkakasama-sama. Meron kayong hindi alam. May kakambal ako. Si Miguel. Sino ka at ba't mo ako miniligtas? Ako si Rodolfo. Nakita ko may sumugod na halimaw sa'yo. Kaya ako tumulong. Rodolfo? Ako si Adan. Ako naman si Miguel. Tama. Si Miguel. Kamukha mo siya. Nakilala ko na si Miguel. Hindi ko alam na kakambal mo pala siya. Ako unang pinanganak. Sumunod si Miguel. Kung gayon, dalawa ang sugo. Dalawa ang sugo ng karagayan. Nabundol ako. Yung mga bata, huwag niyo pababain. Dito lang kayo. Dito lang kayo. Miss? 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 Ngayon mo sabihing mas gusto mo si Isabel kaysa sa akin. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na si Isabel ang ninanais ko. Tapos na ang panahon mo, Sontaya. Tinapos ko na. Bakit hindi niyo nagawang patayin ang isang alay? Dahil isa lang ang babaeng iniibig namin ni Miguel. Si Isabel. Ang alay. Bye.
nais nilang maangkin ka. Ang mga kilos mo't galaw, tinatanaw nila sa araw-araw.